Hello everyone! For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-fill out ng ating W-8 BIN. So, punta tayo sa ating Google, i-search ang W-8 BIN na form. So, pagkatapos mong ma-search, ay ito na yung lalabas sa ating Google. So, i-click yung first na lumabas na link, yung 2023 Form IRS W-8 BIN Fill Online. So, yun. So, ito na po yung lalabas, guys. Ito yung itsura ng W-8 BIN. So, i-click lang natin itong save or share button nasa taas. Yan. Pag-click natin yan, i-save natin siya sa itong drive. So, ayan, guys. Pwede nyo palitan yung file name niya or kung ganyan lang, okay lang din po. So, save na natin siya, guys. Click save. And then, punta na tayo sa ating Adobe Fill and Sign. So, kailangan nyo munang mag-upload nito, guys, sa inyong mga app store. So, i-click lang natin yan. So, ayan, nakita na natin yung ating form na sinave natin. So, i-click lang natin yan. So, ayan na po yung W-8 BIN na ating sinave. So, guys, to fill up this form, kailangan nyo lang pong i-click yung number 1, part 1. So, number 1. So, mag-type lang kayo ng inyong name. Pwede nyong lakihan at liitan. Click nyo lang yung letter sa taas. Tapos, long press nyo lang. Tapos, pwede nyo siyang i-drag papunta doon sa baba ng fill up name. Dyan. Ganun lang po. Tapos, number 2, yung country of citizenship. So, lagyan nyo po dyan ng Philippines. Ganun din po. Same lang din ang pag-fill up. Click nyo lang doon sa tapat ng number. Tapos, pwede nyong i-adjust yung liit at laki ng letter. So, number 3, kailangan nyong ilagay yung address nyo. Permanent address, tapos city. Kailangan na po yung sa part 1 is yung 1, 2, and 3. And then, after nyong ma-fill up yung 1, 2, and 3, diretso na kayo sa 6A. A, sa 6A po. Tapos, i-input nyo dyan yung TIN number nyo. Pagkatapos nyo ma-input yung TIN number nyo, punta na kayo sa number 8. Yung birth date nyo. And then, pagkatapos nyo sa birth date nyo, punta na kayo sa part 2. So, ilagay nyo sa number 9 is Philippines. So, next guys, is punta na tayo sa part 3. So, lagyan lang natin ng check yung maliit na box dyan sa baba. And then, yung kasunod is signature. So, i-click natin tong pen na nasa taas para makapag-gawa tayo ng signature. So, create signature. So, dito guys, gamitin nyo lang yung inyong mga daliri sa pag-sign. So, pag okay na, click nyo yung done. And then guys, para makita nyo yung napirmahan nyo, click nyo ulit yung pen sa taas. Click nyo ulit yung pen sa taas. And then, click nyo ulit yung mismong naginawa nyo na sign. Signature. So, dito guys, pwede nyo siyang i-drag. Tapos, i-adjust yung laki nya. Ganun lang po kadali mag-sign electronically. So, after guys, lagay nyo yung date kung kailan kayo nag-fill out. At dun sa baba is yung complete name nyo guys. So, pag okay na, na-review nyo na tama lahat ng information na nilagay nyo sa yung W-8 BIN, kailangan nyo na pong i-save. Save ulit natin sa ating drive. Pag okay na siya, this time, pupunta na tayo sa ating Facebook account. So, diretso na tayo sa ating payout. I-click natin yung payout, tapos sa taas meron tayong makitang settings. Click natin yung settings sa taas, and then pindutin yung tax information update. So, pagka-click nyo dyan guys, magda-direct kayo doon sa choose a file. So, since tapos na tayong nakapag-fill out ng ating W-8 BIN, so choose a file na tayo. Pagka-choose nyo ng file, direct kayo doon sa drive na pinag-savean nyo ng inyong file. And then, click na yung confirm or yes ang kasunod nyan guys. So, para ma-double check natin na verified na yung TIN number natin, this time, punta tayo sa ating Creator Studio. So, dito sa Creator Studio guys, i-click nyo lang yung monetization. And then, payout settings. So, ayan na guys, makikita natin dyan na verified na po yung ating
tax information. So, ganun lang po kadali mag-fill out ng ating W-8BEN gamit ang ating mga cellphone. Sana po meron kayong natutunan sa aking tutorial ngayon kung paano mag-fill out sa ating W-8BEN. Thank you for watching and follow for more videos.